Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mapanghusgang mga kapitbahay. Umugong na naman ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay ni Tindeng sa isang barangay sa lungsod ng Las Piñas. Pinag-uusapan na naman siya ng dakilang mga chismoso-chismosa. Malilikot ang dalawang mata ng mga residente ng naturang lungsod. Sinisipat-sipat kasi nila ang babae sa loob ng bahay na yon. Tinitingnan nila at kinukumpirma kung totoo nga ba ang balibalitang ito ang kumukulam sa mga kamag-anak nilang tinamaan ng matinding karamdaman. Hindi lang yon, balibalita rin na nagpapalit din daw si Tindeng sa pagiging halimaw tuwing gabi. Tatlong lalaki na kasi ang natagpuang patay mula sa barangay na yon. Mula sa karumal-dumal na paraan. At simula nang lumipat ang babae sa kanilang barangay, marami ang nagkakasakit at brutal na natatagpuang namamatay sa mga iskinita nila. Kaya naman, grabe kong tadtarin ang akusasyon ng mga tao sa kanilang barangay na isang matinik na mangkukulam si Tindeng. Ang isa sa numero unong naghihinala kay Tindeng na nangkukulam siya, ang may edad na babaeng si Aling Mina, na palagi na lang kuno inaapoy ng lagnat ang anak tuwing gabi. Sinundan yun ang dalawang kalog na magkaibigang Becky na si Katriona at si Miles, ang mga dakilang marites sa naturang lungsod. Sigurado ako, yung nakatira dyan ay ang nangkulam sa anak ka! Giit ng ginang sabay turo nito sa bahay ni Tindeng. Paano ka naman nakasigurong siya ang kumulam sa anak mo, Ate Mina? Sumingit naman ang dalawa, isang chismoso at chismosa na residente din sa barangay na yon sa Las Piñas. Hindi niyo ba nakikita ang matandang yon? Mukha talaga mangkukulam. Ay totoo, parang tuyong kahoy ang balat eh. Ang sabihin mo, tuyong tao. Panitango naman ang ginang sa numero unong ng bibintang kay Tindeng. Oo nga, tuod na tuod. E puro ugat ba naman ang mga kamay at ulo? Pero di natin sure kung tuyong tao nga. Malay mo ma dear, may kakayahan palang magpalit ng anyo ang bruha. Pwedeng maging aso, pusa o malaking daga. Di ba, kalurki? Ganun yung mga nakikita ko sa palabas eh. Ano yon, Katriona? Mangkukulam na, aswang pa, ganon? Tumpak, mother dear! Makapangyarihan ang mga mangkukulam. Posibleng ganon. Ay, sabagay. Parang ang daming kakayahan ng matandang yan. Hindi lang pangungulam ang kaya niya, pati yata pagpapalit ng ibang anyo. Ay, grabe ang itsura. Matandang-matanda na talaga. Nung nakaraan nga eh, nakita ko pang sumisilip yan sa bintana eh. Sa taas ng bahay, nanlilisik ang mga mata. Parang may kakaiba talaga eh. Nakakatakot. Ay malamang, sa taas ng bahay niya ginagawa ang pangungulam niya. Pati yung pagpapalit ng anyo, mother dear. Kinalibit ni Miles ang Becky nitong kaibigan. Saka nito binulungan. Mamaya bakla ah, silip tayo. Anong sisilipin natin, girl? Ikaw ah? Sa bubungan, bakla. Heto naman, kung ano-anong iniisip na mali siya. Ay, akala ko sisilip tayo sa mga boylet na naliligo dyan sa poso. Shes! Puro may mga pandisal ba naman eh. Gusto ko yung pandisal ni Dante ko. Ay, ang landi mo talaga, no? Ay, sorry naman, bakla. Ay mo ba ng pandisal? Che, wag mo nga akong idami sa kalandian mo, bakla. Aayain lang kita mamaya, ha? Silip tayo mamayang hating gabi sa bubungan ni Tandang Tindeng na yan. Di ba sabi mo, may nakadapa dyang aswang sa bubungan noong isang araw, noong nakaraang linggo? True! Si Tandang Tindeng talaga yon. Nakakasyokot ang itsura, be! Ay nako, nakuhaan mo ba ng litrato, bakla? Hindi nga eh. Hindi maganda ang flash ng camera ko noong mga panahon na yon, girl. Ay tanga ka, bakla. Huh? What's the problem? Eh bakit mo ipa-flash ang cam mo? Eh di nahuli ka ng aswang. Ay, ganun? Oo, no?
Aggressive pa naman ang mga aswang kapag nakakakita ng liwanag. Bakla ka naman talaga, oh! Nahihilamos muli ni Miles ang mukha sa katangahan ng beke nitong kaibigan. Eh basta, naniniwala ko na yung si Tingting na yan ang kumulam sa anak ko. Sumingit naman sa usapan ng barangay tanod na si Chief para ipagtanggol ang babaeng pinagbibintangan. Huwag ka munang basta-basta mambabato ng paratang sa kapwa mo, Aling Mina, hanggat hindi pa napapatunayan. Wala pa tayong pruweba na siya nga ang gagawa nun sa anak nyo, maski sa mga kapitbahay natin. Nagtaas naman ng kilay ang baklitang si Katriona, saka kinontra ang sinabi ng tanod. Chief, huwag mo nang ipagtanggol ang bagong lipat na yan, no? Halata namang siya ang kumukulam dito sa barangay natin, eh. Sa itsura at mga katawan pa lang, alam mong kayang-kaya niyang manakit ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtusok-tusok ng karayom sa manika. Ang kailangan na lang natin eh, may malakas na loob na kausapin na matanda sa bahay na yan para tigil-tigilan na niya ang ginagawa niyang pananalbahi sa mga kapitbahay natin. Eh sinong maglalakas ng loob kung mausap kay Tandang Tindeng, girl? Gusto mo ikaw? Tanong ni Miles sa Becky, namulagat naman ng mga mata si Katriona. Ha? Bakit ako bakla? Gusto mo ikaw? Kasyokot kaya? Eh bakit ako? Ikaw ang nagsuggest, edi ikaw ang kumausap. Ay naka, tigilan niyo na nga yung pagtuturoan niyong dalawa. Walang kakausap sa mangkukulam na yon, ano? Baka mas lalo pang mapasama. Tayo pa ang mapagbalingan. Tayo pa ang bigyan ng sakit na matandang yan. Oh, baka mawala ng lamang loob, Mother Dear. Eh anong gagawin natin, Aling Mina? Paano matitigil ang pangungulam niya sa anak ninyo at sa mga kapitbahay natin kung hindi po natin kakausapin yung matandang yon? Natigil lang ang pagchichismisa ng mga residente sa isang barangay sa lungsod na yon nang lumabas si Tinden sa kanyang makalumang bahay. Pero moderno pa rin ang pagkakayari sa mga haligi at matibay nitong pundasyon. Nahintakutan ang mga kapitbahay ni Tindeng. Ang iba'y nagmamadali ng umalis sa tapat ng bahay na matanda na animoy nandidiri. Habang yung iba naman, nagpalusot kay Aling Mina na may kanya-kanya pa silang responsibilidad sa gawaing bahay upang lumayo sa tahanan ng tinaguriang nilang matinik na mangkukulam ng lungsod. Nandiyan na matanda mangkukulam, nandiyan na siya! Tili ng tili ang Becky. Apuradong bumalik na ang mga kapitbahay sa kani-kanilang ginagawa. Masama namang tumitig si Aling Mina sa bagong lipat na matanda nilang kapitbahay. Takbo na tayo, bilis! Nakatingin na siya, oh! Hala! Baka tayo na susunod na kukulamin! Mga vaklush! Nakatingin siya sa akin, Diyos ko! I'm dead over there! Anong dead over there? Patay tayo dyan! Ay naku, umayos ka nga, bakla! Ang arte mo! Halika na! Ay, ang pangit nga talaga ng itsura ng matandang yan! Grabe ang kulubot ng balat niya! Labasan ang mga ugat! Unti-unti nang nawawala sa paningin ni Tindeng ang mga nagkukumpulang mga marites niyang kapitbahay sa harap ng kanyang tahanan. Hanggang sa ang natira na lamang ay si Chief na tinititigan siya mata sa mata. Habang mahigpit na nakahawak sa suot nitong kwintas. Kagad na pumasok si Tindeng sa loob at bahagyang sinilip ang lalaking nakatingin pa din sa pinto. May ibinulong ito sa hangin habang kapit-kapit pa rin ang kwintas na suot. Maya-maya, narinig naman niya ang pagtawag ni Aling Mina sa lalaking taga-barangay. Ay, Chief! Huwag ka na dyan! Mamatanda ka pa ng mangkukulam na yan! Hindi ka pwedeng magpalaway dyan, baka mamaya ay mausog ka pa. May trabaho ka pa naman sa barangay mamaya! Mabilis na bumaling si Chief sa matandang chismosa. Sige po, Aling Mina. Susunod na po. Doon lang nakahinga ng maluwag si Tindeng nang mawala na sa paningin niya ang mga kapitbahay na pinagsasaluhan siya ng mga matatabil na dila. Bumalik siya sa kusina upang kuhain ng bayong. Tinakluban din niya ng makapal na itim na tela ang ulo upang itago ang pagkakakilanlan sa mata ng mga mapang-alipustang tao sa bago niyang pinagtitirhan.
hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang pangusga sa kanya ng mga kapitbahay. Pero alang-alang sa namayapa niya mga magulang, mananatili siya sa bahay na yon hanggat siya ay nabubuhay upang pangalagaan ang kanilang bahay, ang kanilang lupa at ari-arian na iniwan para sa kanya. Buong ingat na itinago ni Tinding ang namumuong kulubot niya sa mukha sa mga taong namimili sa maingay na palengking yon. Hanggat maaari, gusto niyang umiwas sa kahit na sinong tao. Sensitibo ang bawat kilos niya na huwag masagi ng kung sino mang makakasalubong ni Tinding. Dumaan siya sa shortcut sa makitid na eskinita upang walang gaanong dumadaang tao. Saktong-saktong lumusot siya sa talipapa na wala gaanong taga-barangay niya na nakakakilala sa kanya. Dumako ang kanyang paningin sa mga laman dagat na nais niyang bilhin. Magtatanong na sana siya sa tindera ng mga isda kung may tulingan sila. Nang may humawak sa maugat niyang palapulsuhan. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Binalingan ni Tinding ang taong humawak sa kanya. Pamilyar sa kanya ang lalaking yon. Ito ang lalaking isa sa nagmamarites sa tapat ng kanyang bahay. Ang barangay tanod na kasama ni na Aling Mina. Nagpumigla si Tinding. Pilit niyang inaalis sa palapulsuhan niya ang kamay ng tanod na tawag dito ay chief. Pansinin mo naman ako. Hindi mo na ba ako naaalala? Mag-usap naman tayo. Marami ng mamimili ang nagkukumpulan sa palengking yon. Paunti-unting umiingay na ang talipapa. Doon naman nakahanap ng pagkakataon si Tinding na humiwalay sa lalaki para takasan ito. Uy! Tinding! Bumalik ka dito! Nag-apura na siyang gumitgit sa mga nagsisiksikang mamimili. Wala na siyang pakialam kung dumikit siya sa ibang tao. Huwag lang siyang maabutan ng lalaking yon. Nang makalayo na't hindi na niya nahahagip ang lalaking taga-barangay na humahabol sa kanya, tumingin-tingin na si Tinding ng paborito niyang tulingang isda na uulamin niya ngayong tanghali at kanyang magiging hapunan. Mahina siyang nagtanong sa tinderang abalang nagbubugaw ng langaw sa pamamagitan ng pamatpat na may ginupit-gupit na straw sa dulo nito. Masungit na itinuro yun ng tindera sa kanya sa tapat ng bagsakan ng mga isda. Pumili naman siya ng sariwang tulingan at inilagay sa timbangan. 60 ang kilo, bali 52 pesos, 50 na lang. Dinagdaga ni Tinding ng isang tulingan ng timbangan. Ayan te, 55. Tumango si Tinding. Mabilis na ibinalot ng tindera sa plastic bag ang mga tulingan na nasa timbangan. Sabay abot sa kanya. Nang kukuhain na ni Tinding ang inorder na tulingan, gumuhit ang pagtataka sa mukha ng tindera nang titigan siya ng maigi nito. Binawi ng tindera ang nabili niyang isda. Eh teka, hindi ba ikaw yung bagong lipat na matanda? Itinago pa ni Tinding ang mukha niyang nababalutan ng pileges. Umiling siya, sa kapilit na inaabot ang kanyang pinamili. Oo nga, parang ikaw yun. Ikaw yun eh, oo. Nakisali na rin ang ibang tindera sa talipapa sa malakas na boses ng tinderang pinagbilhan niya. Mangkukulam yan, hindi yan pwede dito. Sinasabi ko na nga ba eh. Kung maigi pa, magsilayo kayo sa taong ito. Baka magkasakit pa tayo sa kanya. Ay nako, umalis ka dito, tanda. Baka lagyan mo pa ng sakit itong mga itinitinda ko. Malulugi ako. Shoo! Shoo! Tumingin na masama si Tinding sa tindera. Pilit niya pa rin iniabot ang binili niyang tulingan sa babae, ngunit ayaw nitong ibigay. Aba, titingin ka pa sa akin na masama dyan? Anong gusto mo? Ito? O sige, itong bagay sa'yo! Ibinato ng tindera kay Tinding ang sariwang isda sa kanya. Hindi pa nakontento ang tinderang pinagbilhan niya. Binuhat niya ang galo na pinaglalagyan ng kanim baboy. Ito pa! Bago ito binuhos sa kanya ang halo-halong amoy ng kanim baboy, kumpulan na naman ang mga taong namimili sana sa palengke na pinagpipiestan siya sa iskandalong ginawa sa kanya ng tindera.
Tila nanliliit siya sa sarili habang pinagtitingnan siya ng mapanghusgang mga mata na mga mamimili. Sa susunod, huwag ka nang pumunta dito sa barangay na ito. Lalagyan mo lang ng sakit ng mga paninda namin eh. E di, mas lalo kaming nawala ng hanap buhay. Ban ka na dito, bruha! Pinagbababato pa siya ng iba't ibang mga tindero-tindera. Mangiyak-ngiyak na wala na lang nagawa si Tindeng, kundi umalis habang nangangamoy kaning baboy. Nalasahan pa niya ang nakakasukang patapong pagkain na tira-tira na para sa baboy. Isiningan na niya ang kaning nasinghot niya nang buhusan siya ng kaning baboy ng tindera ng isda. Kasabay nito ang kanyang pagdahak. Mabilis na nagtungo si Tindeng sa entrada ng kanyang bahay kahit nahihirapan na ang dalawang paa sa paglalakad. Naramdaman niya na tila may nakatingin sa kanya noong mga oras na yon. Ambak lang si Catriona at ang kaibigan nitong si Miles na kanina pa tinitiktikan ang kanyang bahay. Hindi na lang niya yon pinansin. Sa halip ay tinitigan pa niya yon ng masama. Hala girl, nakatingin na siya. Wisit ka bakla, bakit ka kasi nagpakita eh? Ay tago tayo doon, bilis! Nagapurang magtago ang magtandem sa pagmamarites kay Tindeng. Sinundan lang niya ng tingin ng dalawang timang. Dahil nahuhuli pa rin niya ang mga ito kung saan sila patungo. Napailing na lamang si Tindeng habang pinagmamasdan pa rin sina Catriona at Miles. Ayan, dito tayo. Picturean mo, bakla. Huwag ka lang mag-flash, no? Mauhuli talaga tayo. Sige ka. Heto na nga, heto na nga. Huwag mo nga akong pangunahan. Huwag mong pangunahan ang beauty ko, no? Hahanap lang ako ng magandang angulo. Ay naku, ewan ko sa'yo, Catriona Gay. Ang dami mong arte. Ganun talaga magaganda. Kailangang umarte. May napansin si Miles na mali sa kaibigang Becky. Oh, bakit nag-selfie ka? Ay, sorry naman girl. Front-facing pala to. Ganda ko kasi dito eh. Naipagkibit-balikat ni Tindeng ang siraulong ikinikilo si Catriona at Miles. Sa katuluyang pumasok sa kanyang bahay upang magpalit kagad ng damit. Sira, ear-facing mo? Ay potek! Napamura tuloy si Miles nang makita niyang wala ng matandang hukluban. Para mangalap ng ebidensya na magpapatunay na ito ang mangkukulam ng kanilang barangay. Hayan, hayan, pumasok na. Ang bagal mo kasi. Puro ka lang pagpapaganda dyan eh. Oh, nasa naman ang ganda mo, bakla? Itinaas ni Catriona ang kanang kamay at kumaway-kaway ng mala Miss Universe. I believe that I would bring this aspect as a Miss Universe to see situations with a silver lining and to assess where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. Thank you. Ganon! Ganon ang ganda with a brain girl! Naihilamos ni Miles ang mukha dulot ng kahihiyang ginawa ng kanyang kaibigan. Ay nako! Catriona Gay ka. Hindi kasi Catriona Gray, no? Bakla ka? Asyumera ka pa? Umayos ka nga. Nakakaya ka sa Pilipinas. Hindi kalaunan pumasok sa eksena si Chief. Bitbit ang pag-aalala ng muka para sa matandang si Tindeng. Napansin naman ang binata ang dalawang tandem sa chismisan na sina Miles at Catriona na nakaantabay lang sa bahay ng pinaghihinalaan nilang mangkukulam. Hello po, Chief. Ano bang ginagawa niyo dito? Parehong kabado ang dalawang magkaibigan sa presensya ng kaharap nilang barangay tanod. Eh kayo, ano ginagawa niyo dito? Magagabi na. Bumaling ng tingin si Chief sa bahay ni Tindeng. Bumaka sa kanyang pag-aalala at pagkahabag sa matanda nang malaman niyang pinagtutulungan siya ng mga tindera sa talipapa. Chief, nag-iimbestiga lang po kami. Alam mo na, inaalam lang po namin kung ano yung kahinahinalang kilos ng nakatirang matanda dyan sa bahay na yan. Ha? Para saan? Gusto lang po naming tumulong. Alam mo na po,
para matapos na itong kumakalat na epidemya sa ating barangay, dumadami na po talaga ang mga nagkakasakit eh. Oo nga po. Baka po, Chief, may mahanap po kaming ebidensya na makakapagpatunay na mangkukulam at aswang yung si Tandang Tindeng, no? Nanatiling walang reaksyon ng binata. Hindi na niya gusto ang mga paratang nito para kay Tindeng. May kirot siyang nararamdaman sa dibdib sa tuwing nakakarinig siya ng hindi maganda sa kanyang minamahal. Umalis na nga kayo. Pagtataboy niya sa dalawang partner in crime sa pagmamarites. Pero Chief, malapit na naming malaman ang totoo. Kaunting-kaunti na lang. Kapag napatunayan namin siya ang kumukulam at nang aaswang sa barangay natin, pwede na natin siyang kasuhan, no? Giit ni Miles na desididong-desididong hulihin ang bagong lipat na matanda. Ano ba sinasabi mo? Narinig niyo ba? Nasindak naman ang dalawa sa kanya. Sabay aya ni Miles sa kanyang beking kaibigan. Sabi ko na nga eh, aalis na kami. Hoy, bakla, tara na. Sorry po, Chief. Sorry, ha? Nang irap pa si Miles, mainhin ang paglalakad na sumunod naman agad si Catriona sa kaibigan. O sige, ingat kayo. Pagpapaalam ni Chief sa dalawa, hindi siya pinansin na mga ito dahil sa pagmamadaling umuwi. Mabigat na napabuntong hininga na lamang ang binata at tumingala sa ikalawang palapag na bintana, kung saan nakasilip nga ang babae. Kagad ding isinara ni Tindeng ang kurtina nang mahuli siya nitong nakasilip. Napailing si Chief, saka malungkot na naglakad na lamang pauwi. Ay, kailan pa kaya kita makakausap ng maayos? Habang naglalakad si Chief sa kalye ng mga oras na yon, alas 7 ng gabi eksakto ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Tumama sa kanyang balat ang marahas na hangin na animoy may nagbabadyang panganib sa kanyang paligid. Nang tumuntong ang binata sa dulo ng eskinita sa kalyeng yon, nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Palapit siya ng palapit sa dulo ng eskinita at nakakarinig siya ng nagngingir-ngir na may kasamang malakas na pagnasab at pagmuya ng kung ano. Marahan niyang sinilip sa makitid at madilim na daan na yon kung anong nagaganap. Laking pagkahindik ni Chief na hinuhugot ng lumilipad na aswang na yon na may kalahating katawan ng mahabang bituka ng lalaki. Hindi siya nadala sa takot. Sa halip, malakas niya itong sinaway. Hoy! Anong ginagawa mo? Aswang! Kagad tumalima ang manananggal nang napasigaw si Chief. Naging agresibo ang lumilipad na aswang. Tangka na sanang susuguri ng halimaw ang binata nang kaagad niyang dinukot ang maliit na flashlight sa kanyang bulsa. Pinandar niya yun at mabilis na itinapat sa halimaw. Napatili ng malakas ang aswang at sinalag ng maninipis nito mga braso ang nakakasilaw na liwanag na natatamo nito. Mabilis na idinipa ng manananggalang malapaniki nitong pakpak, saka ay pinagaspas upang makatakas sa nakakasilaw na liwanag. Mataas itong lumipad hanggang sa hindi na ito naaabot ng paningin. Maagap na pinuntahan ni Chief ang lalaking ginawang hapunan ng manananggal. Napatalpak na lamang ng noo si Chief na wala na itong hininga. Natagpuan niya ang lalaking dilat na mga mata. Nakanganga ang bibig, putol ang dalawang kamay at putol din ang ari. Labas din ang wasak na mga lamang loob na siguradong nilamutak pa ng lumilipad na halimaw. Nagradyo si Chief sa kampo nila sa barangay. Dali! Pumunta kayo dito asap! May patay! Maagap din yung sinagot ng nasa kabilang linya at nag-reply na tatawag din sa police station upang imbestigahan ang nangyaring krimen sa dulo ng eskinitang yon. Copy. Sige, magbabakod na ako. Sinimulan na ni Chief na harangan ng yellow warning sign ng krimeng naganap. Kinuhanan na din ng binata ng litrato ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima mula sa manananggal. Kailangan kong tumahimik muna para walang mapahamak na iba. Walang makakaalam sa nila lang na yon.
Hindi nagtagal, dumating din ang kapwa niya tanod sa barangay na iyon. Sunod-sunod din namang nagwangwang ang mga alagad ng batas. At kinuhanan siya ng statement kung anong alam niya sa nangyari. Nagsinungaling si Chief na natagpo na lamang niya ang bangkay na iyon sa may iskinita habang pauwi. Inilihim niya sa sarili na manananggal ang may kagagawa ng ganoong kabrutal na pangyayari sa lalaki. Baka hindi rin kasi siya paniwalaan ng mga pulis. At siya pa ang maging pangunahing suspect ng mga ito. Dagdag pa niya, ayaw niyang may makaalam na iba, lalo na at maraming marites ang mga naglipa na sa kanilang barangay. Ang masaklap pa, balikan siya ng aswang na iyon at siya pa ang mapagdiskitahan. Kinaumagahan, nagkagulo na naman ang marites ng bayan. Bunganga na naman ni Aling Mina ang maririnig sa buong barangay sa Las Piñas. Lumapit ang mga nakikiosyoso sa ginang. Interesante ang mga ito na pakinggan ang boses ng matandang chismosa. Sinasabi ko na nga ba't walang sinasanto ang tinding na yan? Dapat talaga sunugin na yung bahay na yun eh! Sa mutsaring nakakarinding bibig ang umaalingaungaw sa mismong crime scene. Habang naghahalinhinan ng haka-haka at kuro-kuro sa nangyaring pagpaslang sa dakilang manginginom. Sinuway ng baking si Katriona si Aling Mina nang paratangan na naman ito ang mahigit isang linggong bagong lipat na si Aling Tindeng. Oo, Aling Mina, Mother Dear, huwag ka munang padalos-dalos. Hindi pa natin knows na siya yung aswang na lumafang kay Mang Randy, no? Tila nagpantig naman ng tenga ni Aling Mina nang kinontra ito ng baklang marites sa umaga. Eh ba't di ako magpapadalos-dalos? Malapit ang mamatay ang anak ko. Mas lalong lumalalang sakit niya dahil hindi pa nagagamot ang kulam sa kanya ng tindeng na yan. Kung ako lang pupugutan ko na ng ulam bruhang yan. Hindi na nakapagtimpi pa si Chief at ipinagtanggol si Tindeng. Aling Mina, huwag ka nang mag-alburuto dyan. Ang aga-aga almusal nyo puro chismisan dito. Nabubusog ba kayo sa mga ginagawa nyong yan? Hindi ako nag-alburuto, Chief. Mahinahon ako. Hindi lang halata. Promise, mahinahon ako. O, di ba? Hindi ako galit. Ganito lang ang boses ko. At saka oo, hindi rin kami gutom. Hanggat hindi natutuldukan ang pamamaslang at pagkakasakit ng mga tao dito sa ating barangay, hindi ako titigil hanggat hindi mananagot ang may sala. Animoy nagkaroon tuloy ng protesta na rally ng mga sandaling yon, nang pasimunuan ito ng ginang. Hindi na maipinta ang mukha ni Chief. Pinatabi niya ang mga taong walang ibang inatupag kundi buhay ng iba. Mabuti pa! Doon muna kayo, malayo dito sa crime scene. May imbestigasyong isinasagawa . Makakasagaba lang kayo sa mga pulisye. Hindi ba pwedeng hindi makitingin lang? Abay, naku-curious kasi kami kung anong itsura ni Mang Randy. O, kita nyo, ang daming dugo . Hala, ano yan? Bituka niya? Parang bituka ng baboy, ang haba. Aling Mina, Katriona, Miles, doon muna kayo. Kami nang bahala dito. Ay, sorry naman, Chief. Oh, mga bakla. Halina kayo, Miles. Halika dito. May chichika akong panibagong boylet ko. Matutuwa ka kanina. Alam mo ba, habang bumibili ako ng pandesal, si Dante may inihaing pandesal sa akin. OMG! Ay, talaga? Topless ba? Oo, girl. Tapos yung anis niya, nakaumbok. Wow! Nag-apiran pa sila Miles at Katriona. Muli namang nagalit na sinaway ni Chief ang mga may ingay ng mga marites na nasa crime scene. Ano ba? Sinabing lumayo kayo dito . Hindi ba kayo nakakaintindi ng Tagalog? Gusto niyo pa yatang saplitan ko kayong itaboy dito . Ano? Nasindak naman si Katriona at Miles sa binatang umuusok na ang ilong sa init ng ulo. Ay, Chief naman, masyado matsungit. Mabilis kanyang tatandaan yan. Sige ka, matutulad ka kay Tandang Tinding. Ay nako, doon na kayo. Sige na.
Mas lalo pang nagalit si Chief nang masali pa ang pangalan ng babaeng napupusuan niya sa biro ng Beking Jismosa. Ang tsungit mo, Chief, ha? Sige na nga, babush na. Oh, halika na, girl. Marami pa akong ichichika sa'yo tungkol kay Dante. Oy, ito na. Masyadong atat, bakla. Umalis na ang mga paepal na Marites sa crime scene na kasulukuyang sinisiyasat ng mga suko ang bangkay ng lalaki. Biglang sumagi sa isip ni Chief ang matandang bagong lipat na si Tinding. Nagpaalam na siya sa kapwa niya opisyal at kasamahan niya sa barangay maski sa mga pulis na abala sa pagsusuri ng kaso ng lalaking pinaslang sa iskinitang yon. Panatag si Chief na pinuntahan ang bahay ni Tinding. Ito na ang pagkakataon niya para kausapin ng masinsinan ang babaeng kanyang napupusuan. Napalitan lang ng pangamba ang dibdib niya nang nadatnan niyang inaaway ni Aling Mina ang bagong lipat na matanda. Samantala, hindi na nakapagpigil pa ng nararamdaman ang chismosang ginang. Sinugod na ni Aling Mina ang bahay ni Tinding. Sinigawan nito ang babae. Kinatok ng malakas ang tarangkahan ng bagong lipat na matanda. Subalit hindi pa rin lumalabas ang pinaghihinalaang mangkukulam na aswang sa kanilang barangay. Puno na ng galit at puot ang mukha ni Aling Mina. Gustong-gusto na talaga nitong sabunutan ng sumalbahe sa anak. Hoy, Tinding! Lumabas ka na nga dyan! Mangkukulam ka! Bawiin mo ang kulam sa anak ko! Sinubukang pigilan ng partners in crime na magkamarites na sina Katriona at Miles ang nag-iiskandalong matandang babae. Aling Mina, akala ko ba may nahong ka na? Bakit kanina sabi nyo hihinahong ka lang? Eh anong ginagawa nyo ngayon sa gate ni Thunder's Cat? Relax lang po, te. Mahinahon lang ito, Katriona. At huwag mo akong pigilan. Haharapin ko lang itong Tinding na ito. Hindi pa gumagaling-galing ang anak ko eh. Mas lalo pang lumalala. Hindi ko nahahayaang mamatay ang anak ko dahil sa kapangyarihang itim niya. Hoy, Tinding! Lumabas ka dyan! Halos magiba na ni Aling Mina ang tarangkahan ni Tinding, subalit hindi pa rin siya lumalabas. Hindi pa din ito tumitigil sa malakas na pagbalya ng gate ng matandang babae. Aling Mina, bago sumunan tubig muna, may yelo kami doon sa bahay. Magpalamig ka muna sa amin, no? Ang init masyado ng ulo mo. Huwag mo kang pakialaman, Miles. Kailangan matigil na itong pangyayaring epidemya sa ating barangay. Ako na ang unang tatapos sa salot na yan. Aling Mina, Mother Dear, dapat hindi tayo basta-basta gumagawa ng hakbang na di pa talaga natin sigurado. Ako ay siguradong sigurado na. Kailan pa ba nagkamali tayo mga babae? Hindi kagad nakasagot sina Miles at Katriona. Nakisang-ayon na lang ang dalawa sa matanda. Ay, totoo po yan, Aling Mina. O sige lang, tama yan. Sugurin mo ang salot na yan. Tama po, Mother Dear. Go, go, go! Tama yan! May tama tayo mga babae! Ay, Gora! Sinapok ni Miles si Katriona sa ulo sa kalokohan nito. Anong may tama? Ikaw ang may tama, bakla ka, Cardo. Hindi ka babae, no? Aba, bawiin mo yan. Hindi ako si Cardo. Ako si Katriona Gay. I am confidently beautiful with a heart. Ay nako, viewers back yan, bakla. Ay, Miss Universe din naman ito, no? Huwag ka nang kumontra. Ayaw mong bruha ka, ha? Namulot na ng katamtamang laki ng bato si Aling Mina sa lupa. Malakas na binatuyo ng ginang sa pinto ni Tinding. Makailang ulit yung ginawa ng ginang hanggang sa hindi nahuhupa ang galit nito sa bagong lipat na matanda. Ana, ayaw mo pa rin lumabas, bruha? Labas ka dyan! Lumabas ka! Aling Mina, baka naman ma... Wala kong pake! Gusto ko lang mailabas ang galit na nararamdaman ko sa bruhang yan! Hala, Aling Mina, yung salamin! Umalingaw-ngaw ang malakas sa pagkabasag sa paligid ng tumama ang ibinatong malaking tipak ng bato ni Aling Mina sa bintana ng bahay ni Tinding. Nasa po na magkaibigang kamarites ang mga bibig. Dilat na dilat ang mga mata ng dalawa sa ginawa ng ginang. Hala, lagot ka, Aling Mina!
What the? Anong ginawa mo, Mother Dear? Wala kong kinatatakutan. Lalo na dyan sa kumulam sa anak ko. Kahit na sunugin ko pa yung bahay na matandang yan, wala kong pagsisisihan. Nararapat lang na mapunta siya sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Napapailing na lamang sina Katriona at Miles sa sinabing yun ni Aling Mina na naghahamon pa sa bagong lipat na matanda. Ilang sandali pa, nakarinig ang tatlo sa labas ng marahang pagbukas ng pinto ng bahay ni Tinding. Nakakakilabot ang paglangit-ngit ng pinto, kagaya ng nararamdaman ni Katriona at Miles sa matandang si Aling Tinding. Kung paano ito taliman sila ng nanlilisik na mga mata sa kanila noon, ganun din ang kilabot nila ng lumitaw ang matanda sa kanilang harapan. Iniluwa ng pintuan na yon si Aling Tinding. Nakataklob pa rin si Tinding ng itim na tela sa mukha. May bahid naman ng galit ang itsura ng babae dahil sa ginawang pambabato ni Aling Mina sa bahay niya. Sa halip na masindak ang ginang sa kanya, matapang pa itong naghamon na walang mababakas na takot sa tinig nito. Ana, kukulamin mo din ako, gaya ng ginawa mo sa anak ko, ha? Sige, kulamin mo ako kung ayaw mong maghalo ang balat sa tinalupan, bruha ka! Hinayaan lang ni Tinding na magtatatalak ang ginang. Uugod-ugod lang na lumapit ang matanda sa tatlo. Bahagyang dumistansya sina Aling Mina, Katriona at Miles nang nakapagpakita pa din sa mukha nito ang nakakatakot na ekspresyong ipinukol sa tatlo. Mother, let's run na. Lalapay na tayo niyan, no? Hindi. Parang may manika yatang ilalabas na karayom eh. Kahit anong mangyari, sabay-sabay nating haharapin ang bruhang yan. Lingid sa kalaman ng tatlo, dinampot ni Tinding ang hose na ginagamit upang diligan ang kanyang mga pinapalagong halaman sa hardin. Pinihit niya ang gripo na kumukonekta sa hose, tapos itinapat niya sa tatlo. Pinaliguan ni Tinding ang iskandalosang ginang na si Aling Mina, damay na sila Miles at ang baklitang si Katriona. Ay, tigil mo yan! Mangkukulam ka! Itigil mo yan! Ayaw niyang umalis? Sige, maligo kayo para matanggal ang amoy ng masangsang niyong pag-uugali. Hayan! Tili ng tili ang tatlo sa ipinalalasap sa kanila ni Tinding. Parang mga basang sisiw na wala na lamang nagawa ang ginang. Ang dalawang beke na mahilig mangialam sa buhay ng iba ay umalis na lang. Naitaboy sila sa pambabasa ni Tinding gamit ang hose. Magbabayad ka, Tinding! Di pa tayo tapos, bruha ka! Gagantihan kita, mangkukulam ka! Sisingiling kita! Hinatak na magkaibigang bakla papalayo ang ginang na nag-aalboruto pa rin sa galit. Inahabol pa rin ni Aling Tinding ang tatlo ng tubig. Parang mga halaman din niyang dinidiligan ng mga ito. Nang makalayo, hindi nila naitago ang inis nila kay Tinding. Lintik na yan. Magkakasipon pa yata ako sa ginawa na matandang yon na... Ay nako! Ayan na nga, sinipon na ako. Pare-parehong niyakap ng tatlo ang kani-kanilang sarili dulot ng lamig. Nanginginig silang naglalakad sa kahabaan ng kalye habang pinagtitinginan sila ng mga tambay na pinagtatawanan sila sa ganoong itsura. Nakalibreng ligo tuloy ako ngayon. Alam nyo, wala akong ligo na mga isang linggo na eh, mga day. Ay nako, kaya pala amoy anghit ka bakla. Oo nga eh, kaya nagtataka ako sa iyo girl, napagtisan mo ang underarms ko. Ew, bakla, bakit ngayon mo lang sinabi? That's what friends are for, o diba? Wak, kakasukak ka, doon ka na nga bakla. Hindi maipinta ni Aling Mina ang itsura habang nakahalukip-kip at sinasabayan niya ang dalawang kabataan na naglalakad. Hindi pwedeng hindi ako gumanti sa Tinding na yon. Makikita niya. Aling Mina, huwag ang puro potang nasa dibdib mo. Malamang gaganti yon. Nakapinsala tayo ng bahay ng may bahay eh. Nadamay pa kami. Hay, tumahimik ka, Katriona! Eto na nga po, isi-zipper ko ng aking mouth. Ang tsungit? Ay naku, magsama nga kayo ni Chief, ang tsungit-tsungit niyong dalawa.
Mataray na napairap na lamang ang ginang at nauna ng maglakad sa dalawa. May ibinubulong pa ito sa hangin na hindi nila mawari kung ano. Babush, Aling Mina, palit agad ng duster ha, baka ikaw naman ang magkasakit, like your son. Che! Mwa! Mapang-asar na kumindat-kindat pa ang Becky kay Aling Mina at kinawayan ito na mala beauty queen. Oh, ano na bakla? Bilisan nating umuwi. Ayan, nakakasipon na ako. Nako, Diyos ko! Ay, sandali lang naman, Miles. Nagmamadali ka. Eh, sinisipon saka... Inuubo na ako. May pasok pa ako bukas eh. Visit naman kasi itong si Aling Mina. Pinagdiskitahan si Tinding na yan. Ayan, tuloy, nadamay tayo. Eh kasi naman girl, sumama pa tayo kay Aling Mina eh. Eh maritis ka eh, no? ano ba yan? Pero alam mo, curious ako girl ah. Oh, bakit naman bakla? Eh bakit iba kaya yung boses ni Tandang Tinding ano? Parang hindi pang thunders eh. Ha? Ano na naman yung pinagsasabi mo? Iba yung boses niya. Parang kawig ng boses mo. Pero mas mahinhin. Babaeng babae. Pang dalagang Pilipina. Hey, are you in drugs, bakla? Hindi. Totoo itong sinasabi ko sa'yo, girl. Huwag ka nga pa-eme-eme dyan. Pang teenager talaga yung boses ni Tandang Tinding eh. Hindi gaya mo. Papunta na sa pangmatrona. Ang laki ng boses mo na may pagkamatinis eh. Sinamaan ng tingin ni Miles ang baklang kaibigan. Sinasabi mo bang mas matanda akong di hama kay Aling Tinding? Feel ko nga 70 na yung si Aling Tinding eh. At saka isa pa ha, madali lang mabago ang boses no na parang bata. Ay, chararat ka. Anong madali, ha? Kapag nasa ganun na ang edad, mababago talaga ang speaking voice mo. Magka-crack ang boses na may pagkamalat. Tapos mahina ang tono na nanggagaling sa peak ng lalamunan. Ganun ang boses ng mga nasa senior citizen na, no? Unti-unting namamaos ang boses habang patanda na ng patanda. Kaya nagtataka ako. Bakit ganun ang boses ni Tandang Tinding? Parang hindi pang matanda. Parang dalagang Pilipina talaga, ganern. Ay nako, ang dami mong paliwanag. Eh siyempre no, napag-aralan namin yan sa Google. Ano? Sa Google? Google National High School? Che, huwag mo nga akong kontrahin. Ang ganda kong ito, ikokontrahin mo ko. Vaklang to. Oy, remember Katriona, mangkukulam si Aling Tinding. Pwede niyang mabago ang boses niya mula sa dalaga, bata, binata o pangmatanda anytime. Malakas ang kapangyarihan ng mga witch. Kaya wag na wag mo silang minamaliit, no? Ay, sinasabi ko bang minamaliit ko siya? Kutusan kita dyan eh. Gawa-gawa ka ng ichichika dyan, girl. Oo na, sige na. Na mekos-mekos na naman itong pag-uusap natin. Nako, grabe. Ayan na naman. Ayan. Hindi na nga ako makakapasok bukas. Feeling ko I'm sick na, bakla. O siya, magagabi na. Mga ganitong oras eh. Lalabas na mga aswang. Need ko na magpalit. Ay nako, ibang aswang ang gusto mo, girl. Ano ba yung bakla, ha? Ano na naman ang sinasabi mong aswang? Yung pang-aaswang sa akin ni Dante. Hindi naman nakapagtimping hindi mapatali ng baklitang si Katriona nang mabanggit ang pangalan ng hinahangaan. Ay nako, landi mo. Doon ka na nga. Inis pero biruan na naghiwalay na ang magkaibigan ng mga panahon na yon. Samantala, nakatulalang nakatingin ng diretso ang binatang si Chief sa bahay ni Aling Tinding. Hinihintay niya ang pagkakataong makalabas muli ang babaeng napupusuan matapos niyang masaksihang tabuyin ito ang tatlong mahilig magmarites ng ibang tao. Ilang saglit pa, lumabas na si Aling Tinding upang samsamin ang mga sinampay na damit nito kanina.
nagmamadaling inipon ni Tinding ang mga damit na natuyo sa batya upang iwasan ang lalaki. Pinigilan kaagad ni Chief ang matanda. Sandali, Tinding. Mag-usap naman tayo. Hindi mo ba ako naaalala? Nainto si Tinding sa pagsamsam ng mga labahin. Ako ito, si Brennan. Yung kababata mo. Brennan? Oo, Tinding. Your best friend. Hindi ba tinatawag ka nilang Chief? Ako nga ito, si Brennan eh. Chief ang tawag nila sa akin dito sa barangay. Hindi kita kilala. Wala akong kilalang Brennan ang pangalan. Tinding, matalik tayo magkaibigan. Ang tagal kitang hinintay. Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi eh. Malamig ang sagot na saad ni Tinding. Subalit hindi pa din nagpapatinag si Chief. Itinuloy pa rin ng binata ang gustong sabihin niya sa babae. Suot mo pa rin pala yung kwintas na ibinigay ko sa iyo noong mga bata pa tayo. Humagikik ng tawa si Tinding. Para pa itong iniinsulto ang binata. Hindi ako si Tinding na kilala mo noon. Matanda ako, hindi ako kasing edad mo. Pero ikaw si Tinding, si Christine Mendoza. Umalis ka na nga. Malamig na tugon muli ng babae kay Chief. Aalis na sana si Tinding papasok sa loob ng bahay nito nang magsalitang muli si Brennan. May sakit ka? Ha? Napabalikwas naman ng lingon si Tinding. May sakit ka, Tinding? Kaya nagmukha ka matanda? Mangiyak-ngiyak na hinirap si Brennan ni Tinding. Doon na tuluyang sumabog ang nag-uumapaw na emosyon ng babae sa kanya. Hindi totoo yan. Matanda na talaga ako. Sabi nila, mukha akong 80. Huwag mong isipin ang sinasabi ng ibang tao. Ako ang nakakakilala sa iyo, Tinding. Ako na nandito ulit. Bumabalik para sa iyo. Na-speechless ang babae sa sinabing yon ng kababata kunong si Brennan. Hindi ba may pangako tayo sa isa't isa, Tinding? Yun ang pinangahawakan ko hanggang ngayon. Kapag bumalik ka, hinding-hindi na kita pakakawalan ulit. Napailing si Tinding. Huli na, Brennan. Natigalgal naman ang binata sa binitiwang salita ng babae. Paano huli, Tinding? Hindi na gaya ng dati ang kilala mong Tinding noon. Na mukhang bata, walang kulukulubot ang mukha. Hindi parang kahoy ang balat. Hinding-hindi na tayo makakabalik sa dati, Brennan. Hindi na. Tinding naman, huwag mo namang gawin sa akin to. Tanggap kita kung ano ka pa. Nangingilid na din ang luha ni Chief sa mga mata. Brennan, alam mo ba kung anong sakit ko? Natigalgal ang binata. Ano? Dwarfism ba? Napailing si Tinding. Progeria. May kondisyon akong tinatawag na progeria. Napalitan naman ng pagkakuryoso ang mukha ni Brennan. Progeria? Anong ibig sabihin nun, Tinding? Nagkalat na sa mukha ni Tinding ang magkahalong uhog at sipon. Pinalis yon ng babae gamit ang natuyong panyo na kinuha nito sa sampayan. Huwag ka nang lalapit sa akin. Makakaalis ka na. Taboy ni Tinding na nagmukha ngang matanda dahil sa sakit nito. Pero Tinding, marami pa tayong dapat pag-usapan. Wala na. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Ikinalma ni Tinding ang sarili. Saka muli nitong hinarap si Brennan. Hindi totoo, may sakit ako. Pinabawi ko na ang sinabi ko kanina. Nagbibiro lang ako. Saka pilit itong ngumiti. Hindi, Tinding. May sakit kang progeria. Ayun ang sabi mo sa akin kanina. Aalis ka o kukulamin kita. Bahagyang nasindak si Brennan sa pagbabanta ni Tinding. Pero hindi tumalab sa kanya ang pananakot nito. Sa halip, iginiit pa rin niya na nagsisinungaling ang babae. Tinding, hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi ikaw ang mangkukulam dito sa barangay natin. Kilala ko kung sinong nangungulam sa mga kapitbahay natin. Kilalang kilala ko siya. Napatingin si Tinding kay Chief. Base sa mga mata ng babae, tanggap na talaga nito ang naging husga ng mga kapitbahay nila. Ako ang mangkukulam na yon.
Tapos! Teka lang, Tinding! Madaling pumasok sa loob ng bahay ang babae. Hindi na niya napigilan pa si Tinding. Isinirado na lamang nito ang dalawang tenga. Sinapo ni Chief ang kanyang dibdib. Katulad pa rin ang kanyang nararamdaman noong bata pa siya. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya sa dalagang nagmukhang matanda dahil sa sakit nito. Umuwi na lang si Chief na hindi niya maayos na nakausap ang kanyang kababatang si Tindeng. Habang naglalakad sa gitna ng kahabaan ng kalsada, sinerch ni Chief gamit ang cellphone ang nalaman niyang sakit ng kanyang kababata na si Tindeng. Progeria. Paglabas ng salitang yun na sinaliksik niya sa Google, klinik niya kagad ang unang salita. Napapailing na lamang ang binata't hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Ganito pala ang progeria, ang sakit ni Tinding. Matapos mabasa ni Chief ang na-research niyang sakit na progeria, pinalis niya ang nangilid na luha sa mga mata. Hindi niya akalain na kapag may sakit ka na ganon, mabilis kang tatanda kahit nasa edad ka palang na 18, kagaya ng kababata niyang si Tinding. Paano yan? Ibig sabihin, wala nang lunas para bumalik pa sa dating anyo si Tinding? Nahinto sa pag-iisip si Chief nang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Eto na naman. Malikot ang mga matang nagpalinga-linga ang binata sa paligid. Sinapo ng binata ang dibdib. Iba ang nararamdaman niya ng sandaling yon. Alas 8 na ng gabi. Nababalot na ng dilim ang buong paligid. Halos sarado na ang mga tindahan at bahay na nadadaanan niya. Nararamdaman niya sa puntong yon ang init. Pero habang tumatagal, palamig na ng palamig. Niyakap ni Chief ang sarili. Humampas sa kanyang balat ang malakas na hangin. Nandito ka na naman. Mambibiktima ka na naman. Tumingala si Chief at nahagip niya sa himpapawid ang mabilis na paglipad ng manananggal. Saan kaya ngayon pupunta yon? Napakunot ng noo si Chief at sinundan ng tingin ang lumilipad na aswang. Laking pagtataka niya nang patungo ang halimaw sa bahay ni Tinding. Naalerto ang lalaki nang makumpirma niyang sa kababata papunta ang manananggal. Si Tinding! Nanganganib ang Tinding ko! Mabilis na tumalima si Chief. Matulin siyang tumakbo ngunit maingat na hindi siya mapansin ng aswang sa itaas. Bumalik siya sa bahay ni Tinding upang mabalaan ito sa kung anumang maaaring mangyari sa kababata. Sa shortcut na eskinita siya lumusot. Kagad naman siyang nakarating sa tirahan ni Tinding. Naunahan niya pa ang manananggal. Subalit nang makarinig si Chief ng pagpagaspas ng pakpak, nagtago agad siya sa likod ng poste. Sinilip ni Chief kung anong susunod na gagawin ng aswang. Dumapa ang manananggal sa bubungan ng bahay ni Tinding. Ikinaskas nito ang mga kukong nagsisihabaan sa yero. Hanggang sa nakarinig na lamang ang binata ng malakas na pagtili ni Tinding na humihingi ng saklolo. Si Tinding! Humanap ng paraan si Chief para makapasok sa bahay ng kababata. Umakyat siya sa likuran ng bakod. Walang kahirap-hirap siyang nakasampa sa likuran noon. Pinihit niya ang siradura ng likuran ng pinto. Wala namang kahirap-hirap na binuksan yun ng binata. Dahil lost thread na rin ang doorknob nito, natagpuan niya si Tinding na nagsusumiksik sa sulok. Tinding! Renan, tulong! May bumubuta sa bubungan ko! Ako bahala! Saglit lang! Nasaan ang kusina niyo? Itinuro ni Tinding ang kusina na hindi gaanong kalayuan sa kanilang pwesto. Sige, diyan ka lang. Babalik agad ako. Paalam ni Chief sa dalagang mukhang matanda. Lumagabog ng malakas ang bubungan. Napatili si Tinding sa gulat ng unti-unting nababakbak na ang bubungan. Tumalima na agad si Chief. Nagmadali na ang binata upang hagilapin ang kutsilyo na nakasuksok sa knife stand. Tinding, gamitin ko muna tong kalan mo, ha? Hindi na niya hinintay na sumagot si Tinding, nakasalukuyang nanginginig pa din sa takot. Pinitan niya ang gas tank. Tapos ay pinaandar ang kalan na may katamtamang apoy.
idinarang ni Chief ang kutsilyo sa apoy nang sa gayon ay uminit ang talim nito. Habang pinapainit ang kutsilyo, nakapikit at nagsasambit si Chief ng mga hindi pamilyar na kataga. Ninanamnam ng binata ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang paghiyaw sa sakit ng aswang na nasa bubungan ng bahay ni Tinding. Mukhang epektibo ang ginagawa niyang orasyon upang masaktan ang halimaw. Mas lalong naging mabagsik ang aswang na nasa bubungan. Lumulundo na ang bubungan. Tuluyan na rin nabubutas ang yero sa pagwawala ng aswang sa itaas. Lumayas ka dito kung sino ka mang kampo ng demonyo ka! Nanggigigil na sigaw ni Chief. Pinihit pa lalo ng binata ang nasa kalan. Sumingaw ang gas. Lumakas ang apoy na nasa gas stove habang palakas ng palakas din ang pagsambit niya ng orasyon na mula sa lingwaheng Latin. Mas lalong naghuhumiyaw sa sakit ang aswang. Nababahala naman si Tinding kung anong ginagawa ng halimaw sa itaas. Nakakarinig siya ng malakas sa pagaspas hanggang sa nasilayan ng dalaga na itsurang matanda ang nagbubutas ng aswang sa bubungan nito. Kitang-kita niya ang makapal na kamay ng manananggal, ang mahaba at matatalim din itong mga itim na kuko. Brennan, tulong! Tulong! May aswang! Napatili si Tinding. Idinilat na ng binata ang kanyang mga mata. Kagad na umaksyon si Chief upang daluhan ang kanyang kababata. Bit-bit ang kutsilyong dinasalan niya ng itim na kapangyarihan. Tinding! Brennan! Yung aswang! Nahintatakot ang itinuro ng dalaga ang bahagi ng bubungang unti-unti nang nababakbak. Naaninag na ni Chief ang ulo ng manananggal na pilit isinusuot papasok sa bahay ng dalaga. Hinding-hindi ka makakapasok sa bahay na ito! Pumikit muli si Chief at itinutok ang patalim na hawak sa aswang na nasa bubungan. Nagsambit muli ng makapangyarihang kataga ang binata. Di kalaunan, nagliwanag ang talim na hawak ni Chief. Tapos nagbuga ito ng nakakabulag na silaw patungo sa nangangahas na pumasok na halimaw. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng lumilipad na aswang. Hininto niya muna ang pag-orasyon habang nasa stage pa ng pagkabulag ang manananggal. At naririnig nilang nagpapagulong-gulong ang kalahating katawan nito dun sa bubungan dahil hindi mapakali sa natamo nito sa mga mata. Doon na naghanap ng pagkakataon si Chief upang paslangin ang aswang. Nagtanong ang binata kay Tinding. May hagdanan ka ba? Nasaan? Nauutal na tumugon si Tinding. Natutroma pa rin ito sa nangyaring biglang pagsalakay ng di pangkaraniwang nilalang sa kanyang tahanan. Nandun sa likod ng bahay! Ramdam ni Brenna ng panginginig ni Tinding. Putlang-putla na rin ang itsura nito, gayong natatakpa ng mga pilegis at kulubot ang mukha. Mariing hinawakan ng binata ang nanginginig na kamay ng dalaga. Nginitian niya ito at pinalakas ang loob. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako, Tinding. Masuyong sabi niya sabay halik sa noo. Dahilan upang matigil ang panginginig nito sa buong katawan. Kumalma ang dalaga sa ginawa niyang yon. Sabay angat ng ulo nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Doon na isiniwalat ng binata ang matagal na niyang gustong sabihin kay Tinding mula nang bumalik ito sa kanilang barangay. Hindi ba? Nakapaghintay nga ako sa iyo sa pagbabalik mo. Hindi kita iniwan. Kahit kailan, hinding-hindi kita iiwanan. Nag-iba man ang anyo mo. Tumanda man ang itsura mo ng mahigit 60 taon kaysa sa akin. Hindi mababago ang nararamdaman ko sa iyo, Tinding. Ikaw pa rin ang maganda kong kalaro. Ang aking kababata. Ang kaedad kong si Tinding. Na mahal ko. Halos maluha-luha ang dalaga sa binitiwan niyang matatamis na salita dito. Sige na, tatalunin ko na ang... Ha? Nakarinig na magkakasunod na kalabog sa itaas ang dalawa. Bumalik ulit sa katinuan ng aswang at ginigiba na ang bubungan. May binutas muli ang aswang sa bahagi na yon ng bahay ni Tinding. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Chief. Mabilis siyang nagtungo sa likod ng bahay.
hinanap niya ang hagdan na nasa gilid, na nakasandal lang sa tubo ng drainage. Kinuha niya yun at saka maayos na ipinwesto paakyat sa bubungan. Maingat siya sa bawat takbang ng baitang ng hagdan. Marupok na ang kahoy na yon kaya bawat pag-apak niya ay may katamtamang bigat at puwersa kung paano siya makakarating sa itaas. Nang makatungtong sa bubungan, napansin agad ni Chief na nakapikit na ang aswang habang winawarat ang yero. Muli na namang nag-orasyon si Brennan. Isang malakas na kataga ang pinakawalan niya kaya biglang nangisay ang manananggal. Tumiklop ang maninipis na malapa ni kimpakpak ng aswang. Sa ilang saglit pa, bigla na lamang itong nanigas. Para sa lahat ng taong pinaslang mo at sa mga paratang na natanggap ng tindenggo, hitong nararapat sa iyo! Nanggigigil na sigaw ni Brennan bago malakas na itinarak nito ang dinasalan niyang kutsilyo sa dibdib ng manananggal. Kumikibot-kibot pa ang halimaw habang pinipilit pa rin kumawala. Bago malagutan ng aswang, paulit-ulit nitong isinasambit ang salitang mama na ipinagtaka naman ng binata. Mama? Sinong mama ang tinutukoy mo? Inabo na ang kalahating katawan ng manananggal. Nilipad na rin ito ng hangin. Malawak na napangiti naman si Chief nang sa wakas natuldukan na ang kasamaan ng aswang na pumapatay sa kanilang barangay. Bago umuwi, ipinaalam muna ni Chief sa dalagang si Tindeng na mukhang matanda na napaslang na niya ang manananggal. Magpapaalam na rin sana siya dito upang umuwi na at makapagpahinga nang makiusap si Tindeng sa kanya na doon muna manatili sa tabi nito. Ramdam pa rin niya ang takot ng dalaga sa nagdaang gabi ng pag-atake ng aswang sa bahay nito. Hindi naman siya umangal. Sa halip, ipinaramdam ng binata kay Tindeng kung gaano kaimportante sa kanya ito. Buong higpit niyang niyakap ang pinakamamahal na babae. Puprotektahan kita, Tindeng. Puprotektahan kita sa lahat ng mananakit sa iyo, lalo na sa damdamin mo. Bulong ni Brennan sa dalaga. Dumaan ang gabing yon na hindi niya iniwanan ang pinakamamahal na si Tindeng. Kinabukasan, maaga pa lang ay inanunsyo na ng barangay head official na si Chief na pinatay na niya ang aswang na kinatatakutan ng mga residente sa kanilang lugar. Nagpaalala pa siya na wala na dapat mangamba sa kanila at makakatulog na rin sila ng mahimbing sa gabi. Umugong na naman ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Salit-salita ng mga hindi maawat na bibig ng mga ito sa balitang natanggap nila kay Chief. Oh, mga bading, kalerke, paano naman tayo makakasiguradong tegi na nga ang aswang, e buhay pa si Tandang Tindeng, oh? E baka naman, pinagtatakpan lang ni Chief si Aling Tindeng. Ang totoo, siya talaga ang aswang dito sa barangay natin, no? Nako, saka heto pa ha, pakiramdam ko, may namamagitan na sa dalawa. Ay nako, huwag kayong maniniwala dyan sa Chief na yan. Ay, true lalo. Akala ko, ako lang nakakapansin. May kasabihan nga, di ba, na age doesn't matter. Pero mas naniniwala ko sa sugar mom doesn't matter. Hoy, bakla, hinaan mo nga yung boses mo, no? Nakatingin na sa atin ng masama si Chief, oh. Oops, girl, pakiabot ng zipper, ng may zipper ko na ang bibig ko. Pakunwaring inabot naman ni Miles sa bekin itong kaibigan ng invisible zipper at iminuwestra yon sa bibig nito. Napansin naman ng Marites si Aling Mina na tulala at maluha-luha matapos nitong marinig ang balita galing kay Chief. Oh, Aling Mina, ano po nangyari sa iyo? Mukhang wala ka po yata sa wisyo ngayon na. Uy, Aling Mina, Mother Earth, naninibago kami sa iyo. Dati-rati ikaw pa ang nangunguna sa kadaldalan dyan sa patungkol sa mga chismis kay Tandang Tindeng eh. Eh bakit nategi yata ang mouth mo ngayon, Mother? Nagsalubong na ang kilay ng ginang. Masamang tiningnan ni Aling Mina ang magkaibigang Marites. Nasindak ang dalawat kaagad na lumayo sa matanda.
Ay gosh! Grabe! Ano nangyayari kay Aling Mina, my dear? Bakit ganun kaya siya, girl? Oo nga. Matapos niya lang marinig kay Chief na napatay niya yung aswang dito sa barangay natin eh. Nagbago na ang ugali niya. Ay, hindi kaya dahil sa sinabi mong may namamagitan kay Tandang Tinding at kay Chief, kaya naging ganun si Madir? What if... Marahang nagkatinginan si Nakatriona at Miles sa isa't isa. May gusto si Aling Mina kay Chief? OMG! Pareho tayo nang iniisip, girl! Mag-bestie nga talaga tayo, ha? Nag-apiran ng dalawa, saka nagtilian. Itunuloy na lamang ng dalawang kumarites ang chismisan habang naglalakad sa daan palayo. Samantala, nang gagaliiting sinunda ni Aling Mina si Chief habang naglalakad sa tahimik na bahagi ng kalye sa Las Piñas. Naghanap ng pagkakataon ang ginang nasunda ng binata sa parting yon ng tahimik na kalye, kung saan kabisado nitong dumadaan patungo sa pinagtatrabahoan nitong barangay upang maisagawa nito ang planong paghihiganti para sa pinaslang na anak. Lumusot si Chief sa eskinita. Mailap na nagtago si Aling Mina sa bawat nahahagip na pader. Saka may dinukot na baril sa bulsa ng duster nito. Tinutok niya yon sa nakatalikod na binatang naglalakad sa diretsyong makitid na eskinita. Bumulong si Aling Mina. Bago ka pa man makalabas sa eskinitang yan, makikita mo na ang apoy ng impyerno. Kakalibitin na sana ni Aling Mina ang gatilyo ng baril nang manigas ang kanyang hintuturo. Nagtaka ang ginang. Anong nangyari? Hindi na niya maigalaw ang mga kamay maski ang buo nitong katawan. Nakita niyang huminto sa paglalakad si Chief. Tumalikod ang binata habang gumagalaw ang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Aling Mina ng palakas na may sinasambit si Chief na kakaibang lingguwaheng hindi niya maintindihan. Anong ginagawa mo sa akin? Palapit ng palapit si Chief sa ginang. Pinipilit namang magpumiglas si Aling Mina mula sa kapangyarihan ng binata. Ngunit malakas ang kasangkapan ng sinasalita nito galing sa kapangyarihan ng dilim. Kahit ibuka man ang labi ng matanda, hindi pa din ito magawa. Kontrolado na siya ng kapangyarihang itim ni Chief. Inihinto ni Chief ang orasyon. Nanlilisik na tiningnan niya ng mata sa mata ang ginang na tila istatwa habang nangangawit na nakakapit pa din sa baril sa ganoong posisyon. Nagsalita si Chief na may hinanakit sa ginang. Napakaswerte mo, Aling Mina. Buti ka pa. Naranasan mo ang patas sa proseso ng pagtanda. Samantalang ang pinakamamahal kong si Tinding, minahala siya mula sa sakit niya. Tumanda kaagad siya. Hindi man lang niya naranasan ang maging dalaga. Hindi kagaya ninyo. Walang emosyon niyang sabi kay Aling Mina, ngunit ramdaman poot sa boses nito. Inusgan mo pa si Tinding na siya ang nangulam sa anak mo. Para ano? Para mapagtakpan kung ano ang totoo, na wala palang sakit ang anak mo, na ang totoo niyan, siya ang pumaslang sa mga residente dito sa eskinitang ito, na siya ang aswang sa barangay natin. Mga mapagbalat kayo! Malakas na sigaw ni Chief at inagaw niya ang baril sa kamay ni Aling Mina. Kayo ang tunay na mapagbalat kayo! Doon lamang tuluyang nakataka si Aling Mina sa kapangyarihan ng binata. Bumagsak ito sa lupa. Malakas na napabuga ng hangin. Naghahabol pa ito ng hininga bago makapagsalita. Ginawa ko lang ito para sa anak ko. Kahit sino namang magulang, hindi ba gagawin ang lahat para sa anak? Para maprotektahan siya, para hindi siya magutom. Ikinuyom ni Chief ang kanyang kamay niya habang ang kaliwa nitong kamay na hawak ang baril ay itinutok sa noo ni Aling Mina. Tapos ano? Kay Tinding mo ibibintangan lahat? Lahat ng akusasyon mo na isa itong aswang at mangkukulam? Sa kanya mo ipinasa? Alam mo ba na inosyente ang taong yun? Maliban sa aswang ang anak mo,
Ako ang mangkukulam na nagbibigay ng sakit sa mga kapitbahay natin! Naging balangginang sa pag-amin ni Chief. Ano ka mo? Ikaw? Oo. Sa inyong mga nananakit ng damdamin sa tinding ko. Lahat sila, kinulam ko. Hayop ka. Ikaw pala. Masayop ka. Wala kang puso. Para lang sa anak mo at sa pansarili mo. Di mo alam na may nasasaktang kang damdamin ng isang tao. Lahat sinalo ni Tinding ang mga paratang na ibinibintan nyo sa kanya. Kahit masakit para sa kanya, tinis niya ang mga panghuhusga ninyo para lang wala nang madamay na ibang tao. Masakit para sa akin na nakikita ko siyang umiiyak. Hindi nyo alam ang buong pagkatao niya. May sakit siya. At ang totoo, magkaedad lang kami. Wala siyang kasalanan. Pero ano, trinato nyo siyang parang isang masamang tao. Parehong nangitim ang dalawang mata ni Chief. Nag-iba na rin ang boses nito. Naging makapal, parang sinaniba ng dambuhalang tao. Dahilan upang masindak at umatras palayo ang ginang sa mangkukulam na binata. Matagal ko nang pinagandaan ang kulam na para sa iyo. Isang malakas na kulam, katumbas na matinding pagmamalupit mo sa damdamin ng pinakamamahal ko! Anong gagawin mo sa akin? Nahintakot ang tanong ng ginang. Hindi sinagot ni Chief ang tanong ni Aling Mina. Sa halip, may sinasabi na naman ang binata na kakaibang lingwahe. Binitiwan niya ang bitbit na baril. Madali sanang dadamputin yon ng ginang pero naunahan na yon ng malakas na sipa ni Brennan. Umabot ang baril hanggang sa kanal at pumasok yon sa butas noon. Sumama ang timpla ng mukha ni Aling Mina. Sinubukan nitong tumayo subalit kagad din itong bumagsak. Anong ginawa mo sa akin? Galit na tura ni Aling Mina. Palakas ang boses ni Chief mula sa wikang Latin. May dinampot ang binata sa tabi ng iskinita na isang manipis na tuyong kahoy. Saka ikinaskas niya yon sa kanyang palad. Takang-taka naman si Aling Mina sa wirdong ikinikilos ng binata. Ano yan? Bakit? Anong nangyayari sa akin? Bakit gumagasmang ang balat ko? Chief, hindi ako makahinga. Chief, tigilan mo na ito. Pinapanood na lamang ni Chief na unti-unting natutuyot ang balat ni Aling Mina. Humuhupak ang pisngi. Lumulubog ang balat. Lumuluwa ang mga mata. Ang balat ng ginang ay nagiging kulay kahoy. Para na ring naaagnas ang balat nito hanggang sa nagiging abo na. Ipinagpatuloy ni Chief ang pangungulam niya kay Aling Mina. Para nang tingting ang katawan ng mapanghusgang ginang. Hanggang sa nilipad na ng hangin ang balat nito't natuyo na naging abo. Ang naiwan na lamang na bakas sa ginang ay ang mga buto nitong buupat naging kalansay. Matapos maisagawa ni Chief ang matinding kulam kay Aling Mina, pabagsak na napaluhod na lamang ito sa lupa. Hingal na hingal, pagod na pagod siyang ginamit ang makapangyarihang kulam na yon sa tanang buhay niya. Magsasama na kayo ng anak mong inabo na rin. Tinulungang itayo ni Brennan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari sa ginawa niyang pagpaslang gamit ang kapangyarihang itim sa matanda. Naging magkarelasyon ng tatlong taon ang magkababatang sina Chief at Tinding. Masugid na niligawan ng binata ang dalaga sa kabila ng pisikal na anyo nang nakikita ng mga tao na mukha itong matanda. Sinugot din agad iyon ni Tinding dahil mahal din naman niya ang binata. Marami mga kapitbahay ang nangwestiyon sa pag-iibigan ng dalawa dahil sa tingin ng mga ito magkalayo ang agwat ng edad nila. Ang hindi nila alam, may sakit si Tinding na tinatawag na progeria. Ang progeria ay isang delikadong sakit o genetic o rare disorder. Bihira lamang ang ganitong uri ng sakit. Hindi ito nakakahawa pero madaling mapapaaga ang buhay. Ang progeria ay sanhi ng Solanogen mutation na tinatawag na Lamin A.
Ang gin na ito ay gumagawa ng isang protina na tinatawag na prelamin A. Ang prelamin A mismo ay may pananagutan sa pagpapanatili ng nucleus ng cell ng tao. Kapag ang lamin A ay deformed, ang genetic mutation ay gagawa ng cell na hindi matatag. Ang kondisyon na ito ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-iipon ng mga nagdurusa ng progeria. Isang sumpa para kay Tinding ang ganitong uri ng kakaibang sakit. Ang ganitong uri ng kondisyon ay hindi niya namana, kundi isang abnormal na nakikita habang siya ay nagdadalaga. Habang tumatagal ang relasyon ng dalawa, mas lumalala naman ang sakit ni Tinding. Lagi nang hinahapo ang dalaga, kung minsan nahihirapan na ring huminga. Dumating ang araw na bumagsak na talaga ang katawan ni Tinding dulot ng marurupok nitong mga buto. At sa pakiramdam niya, malapit na siyang kunin ng nasa itaas. Kaya naman, sinulit na ni Tinding ang natitirang araw na kasama ang kababatang si Brennan. Sinabi na niya ang gusto niyang sabihin sa nalalabi niyang araw na ilalagi niya dito sa mundo. Alam mo, Brennan, napakabata ko para tumanda ng ganito. Gusto ko pang magawa ang lahat ng bagay na kagaya niyo sa edad kong ito. Gusto kong ma-enjoy ang pagiging teenager ko. Makarating sa ibang lugar. Makapagtapos ng pag-aaral. Makapag-makeup kagaya ng ibang babaeng kaedad ko. Bakit ganito, Brennan? Bakit ako pa ang binigyan ng ganitong uri ng sakit? Maluha-luhang hinawakan ni Chief ang kamay ni Tinding. Hindi ko alam. Pero alam kong may dahilan ng Diyos kung bakit niya binigay ang ganyang sakit sa iyo. Hindi ba? Sabi mo marunong kang manggamot. May babalik mo ba ako sa dati? Umiling si Chief habang tumutulo na ang mga luha sa mata. Ginawa ko ng lahat ng nalalaman ko sa panggagamot. Patawarin mo ako, mahal. Patawad dahil wala nang lunas ang sakit mo. Patawad kasi dahil sa akin, napagbintangan ka pang mangkukulam. Ako ang may gawa. Gusto ko lang namang maturuan ang leksyon ng lahat ng taong nangaalipusta sa buong pagkatao mo. Patawarin mo na... Shhh! Hindi naman kita sinisisi kung bakit ganun ang mga kapitbahay natin. Hindi natin sila mapipigil kung anong gusto nilang sabihin sa akin. Hinahayaan ko na lang. Patawarin mo na ang sarili mo, Brennan. Dahil matagal na kitang pinatawad. Mahal kita. Kaya kahit kailan, hindi ako magtatanim ng galit sa iyo. Kasi, ginawa mo rin naman yun para sa akin. Dahil mahal mo ko. Siguro nga, ganito na yung bigay sa akin ng Diyos. Nandito na eh. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ko na lang yun. Tinding, mahal, lumaban ka ha. Matagal ka pang mabubuhay. Matagal pa tayong magsasama. Magkakaroon pa tayo ng mga anak, ng pamilya. Huwag kang bibitaw, please. Brennan, salamat. Kahit sa maikling panahon, tinanggap mo ko't minahal. Patawarin mo ko kung mauuna na ako. Hihintay na lang kita. Magbago ka na rin.
itigil mo na yung ginagawa mong pangungulam. Anak, alang sa akin. Hindi. Lumabang ka, mahal. Huwag mo kong iwan. Tinding, please, huwag mo kong iwan. Mahal. Na mahal kita. Tinding. Tinding. Tinding! Pising ka! Mahal! Noong mga sandaling yun ay tuluyan ang tumigil ang tibok ng puso ng dalagang may progerya. Labis na nangulila si Chief sa biglang pagkamatay ng kanyang kababatang may kakaibang kondisyon. Maski ang alam niya sa paraan ng pangungulam, walang nagawa upang bumalik sa dating ganda at pagkabata ang itsura ni Tinding. Gaya ng binili ng yumao niyang nobya, itinigil ni Chief ang pangungulam niya sa mga kapitbahay upang mapanatag na rin ang kalooban nito na pihadong kasama na ng mga magulang nito sa langit. Subalit bumalik lang siya sa paggamit ng kapangyariang itim nang minsang makasalubong niya ang partners in crime sa pagmamarites na ang mga beking si Miles at Katriona upang insultuhin ng alaala ng namayapa niyang nobya na si Tinding. Hello, Chief! Ano, naka-move on ka na ba sa pagkategi ng yung jowawers na Thunders? Nag-apiran pa ang dalawang Becky habang humahalakhak. Oo nga! Tanda-tanda na nun, Chief! Eh bakit hindi ka na lang sa akin magkagusto, ano? Bakit sa taong ugat pa? Mainam at kinain na ng lupa yun, no? Doon nababagay mga pinaglipasan na ng panahon. True lalo! Nilagpasan na siya ng dalawang wala pa ring awat sa kakatawa. Nagpantig ang tenga ni Chief sa dalawang Becky. Saka palihim niyang tiningnan ng masama pabalik ang dalawang papalayo. Patawad, mahal kong Tinding, kung gagamitin kong muli ang nalalaman ko. Matagal na ako nagtitimpi sa dalawang ito eh. Promise, last na ito. Mahina niyang sinambit mula sa kapangyariang itim ang makapanindig balahibong lingwaheng Latin habang tinutusok ang litrato ni Katriona at Miles sa bibig. Hinding-hindi na kayo makakapagsalita pa. Nang mga sumunod na araw, parehong pumutok ang labi ni Katriona at Miles sa pamamaga. At ang kapwa nila Dila, umurong at parang pipi na lamang sila kung makapagsalita. Walang salitang maintindihan. Tanging huni lang ang nagagawa. Hindi ko na yan. Nahinaman niya ako eh. Yan kante, ang mahiwap. Ipinagpatuloy pa rin ni Chief ang pangungulam na para lang sa mga taong walang ibang inaatupag kundi sumagap ng chismis at manghusga ng kapwa. Kaya kayong mga marites dyan, mag-iingat kayo dahil baka merong isang chief sa lugar nyo na handang kulamin ang mga katulad nyong mga marites. Wakas!